Nakabuo na ng 10 Philippine Good Regulatory Principles ang ARTA kasama ang United Kingdom. Layon itong maging mabilis ang proseso sa mga ahensya ng gobyerno. Si Rod Dagusad sa detalye. Rise and shine, Rod. Tuloy-tuloy ang mga programa ng Anti-Red Tape Authority o ARTA para mas maging mabisa at mabilis ang proseso sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasunod pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa bureaucratic efficiency. Ayon kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, katuwang nila ang United Kingdom na una ng may existing regulatory code. Sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program, ay kikilalanin ng mga ahensya na nakakasunod sa mga itinak ng principles. Kaugnay nito, nakabuo na ng 10 Philippine Good Regulatory Principles ang ARTA kasama ang UK. Adapting yung best practices not only ng United Kingdom, pati na po yung OEDB, Organization for Economic Development Countries, which only shows na pag tayo po ay nag-observe ng best practices, observing these good regulatory principles, gaganda po ang ekonomiya, gaganda ang enabling business environment. Kabilang sa naturang principles ay ang assessment, continuous evaluation, at risk management. Sa ngayon, nakatuon ang ARTA sa pagbibigay kakayahan sa mga ahensya. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga ahensya na mag-improve yung kanilang mga service, like mga issuances na ginawa natin for them to re-engineer their processes. Nagkakaroon tayo ng business process mapping of their services. Anya sa oras na matapos ito, mabibigyan sila ng advice patungkol sa proseso na meron sila. Kung hindi naman ma-action ng mga partikular na problema na nakita, ay dito na papasok ang pagkakaroon ng investigasyon. Umaasa si Perez na susunod lahat ng mga ahensya sa mga nakalatag na principles para sa mas maayos na serbisyo sa publiko. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.